Hello. Hey. Hi, good evening. Your nickname, please. Chad na lang. Ah, Chad. So, ready ka na ba? Prepared ka na ba for tonight? Oo naman. Wow. Ang tagal natin hindi nag-usap, no? Nakakaloka. Tagal na. Last year? Hindi. Oo, last year. Are you an extrovert or introvert? Oh, so, I'd like to say I'm ambivert. It's combination. Some instances, I'd like to go out. I'd like, there are really instances. Kailangan ko mag-recharge and I have to process things on my own. Nagkaroon ba ng malaking adjustment sa iyo nung in-announce yung quarantine? How do you cope up with that? Took a toll also on my mental health things. I have an existing mental health problem. So, medyo nagkaroon ng panic attack even na nagpa-panic yun sa paligid ko. Eventually, naging okay naman since ako naman personally, pag wala lang naman din akong gagawin sa labas, hindi naman din kasi ako talagang lumalabas. Did you experience bullying before? Did you experience it? Oo naman. Palamya-lamya ako tao. So, iba din yung the way ako mag-isip. Older people around me would say na mas matanda. Parang matanda ako magsalita. Yung 7, 8 years old ako, alam ko na hindi ako like normal. Alam mo yun. Paano ka naman nag-cope up sa ganyan? Kasi syempre dito uso na ng internet. I would rely on books, that's one. Nami kong binabasa ng mga libro na hindi naman dapat binabasa ng kasing edad ko. Parang yung pinaka-gist ng Greek and Roman mythology, alam ko na siya by grade 4 or grade 5. Wow. Syempre ang care nila yung maglaro sa labas. Although I would also join them at times. Pero kasi siguro kasi din kami sila ka ng magulang namin na lagi na sa labas. Nung high school naman, I had solid friends. So kahit i-bully ako, ando naman, may mga backer naman ako kaibigan. So you just need to find those people that will guide you. Tapos at the same time will help you while you're helping them as well. Kasi friendship naman give and take. So yun. Natanggap mo naman yung sarili mo? I think so. Eventually, parang I just learned how to be myself. Doon ko na-realize na lalo mong in-accept kung sino ka, mas more mag-gravitate sa yung mga tao because you're genuine, because you're real. So far, nung siguro mga second year, third year high school ako, nakahanap ako ng mga real friends. Hanggang ngayon, friends ko pa din. Mga kabaliwan mo so pa rin. Far, ano yung factors mo bakit mas close ka doon sa mga high school friends mo compared sa mga college friends mo? Siguro kasi yung college, ano ba? Siguro kasi yung high school friends ko, mas nakita nila yung struggle ko as a person. Ano yung magbibigay mong advice para doon sa mga young kids natin nowadays na nakaka-experience ganun-ganun na parang feeling nila they are different, they are somehow bullied because of that? Based on experience, I think ang masasabi ko is, number one, parang they have to own themselves na yun sila. Kailangan lang nilang na ma-realize nila who they are and ma-realize nila kung ano yung potential nila. I have two chances or parang any random questions. In line with the topic, I mean, how would you describe your personality? Gusto kong lumalabas, I wanted to explore the world, kung ano yung mga hindi ko nakikita. Way back in college nga parang, imbis na, di ba parang yung mga parents natin, they will teach us na ito yung daan papunta ng bahay pa uwi. Pero I would like to discover other ways how to go home or on the extroverted side ako. One-liner ko, an open book. What do you think are the advantages and disadvantages of being an open book? Siguro yung disadvantage pag magiging open book ka is people would be easy to judge you. They have an outline of who you are. Minsan, may misunderstood ka when you do things na hindi naman based on the standards. Siguro yung advantage naman, you don't need to hide anything. Malungkot yung buhay ko noong mga panahon na hindi pa ako nagsasabi sa parents ko, hindi pa ako nagki-came out of the closet, ganyan. Malaking part 10 plus years pretending to be someone else. Pero nung inopen ko lahat, mas nakilala ko rin yung sarili ko. Kaya ko palang gawin yung ganito, kaya ko palang humarap sa maraming tao. Grabe.
So, yun. Pero nakarating ka pa din. So, yun yung maganda doon. Pero since kalad ka rin ako, hindi kong K-fan, sige. What? Napilitan mo ba? Nakakahiya naman po. We watch Unforgettable, no? Sarah Heronimo. Oh, RG fan ako. So, yes. Bro. Thank you very much, Chad, for guesting or waving a part of your time for our segment, our show tonight, today. Thank you. Yan. So, any more, ano, any last few words to our viewers? Ano ba? Thank you sa paikinig. Thank you din for inviting me.